Good morning! So, kakarap ko lang kay Zeb to school and now I'm gonna make brekkie for Daddy. Nakalimutan, for how many days yun, sabi ko nakalimutan bumili, magpabili kay Daddy ng tinapay sa grocery, blah, 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 kaya hindi ko siya nagagawa ng breakfast. And then, naalala ko, yung tindahan niya pala sa baba, natitindahan na tinapay. So, I got him bread para magawa ko siya ng breakfast. And maybe ako na rin, kasi sila ano, nag-cereal na. So, egg and cheese. As usual, happy Wednesday! Mag-10 o'clock na. Tinotoast ko pa yung bread ko sa kawali kasi wala kaming toaster, wala kaming oven. And ano, ang ulam today ay the last of the tuna, panganan tuna. Tapos nag, nga pala nagpapashoutout yung si Tita Carlos. Kasi yung username is Tita Carlos, so I should call Tita Carlos. Papa-shoutout siya, hello po. And siya din nag-suggest na parang i-beef steak yung ano nito, pwedeng i-marinate sa toy at kalamansi. So that's what I'm gonna do right now. Ang problema ko, wala akong lalagyan na kakasya. So iniisip ko i-marinate dun siya sa kawaling paglulutuan ko. Tapos mamaya, itatabi ko na lang yung marinate. Tapos, hugasan. Kasi wala akong kakasya eh. Siguro isang oras ko lang naman ma-marinate. And then, yeah, hindi, tinatamad ako mag-grocery lately. Number one, kasi running low on budget. Tapos, number two, gusto ko mag-uubos ng mapagkain sa ref since aalis kami next week, di ba? So, pag, ano, hindi pa yan kinain, abutin pa ba yan ng kailan pa? 2 weeks after pagbalik namin. So, sabi ko, ubusin na muna yun bago ako mamili. So, ilang araw na lang. Thursday, Friday, tapos Sabado, Linggo, hindi man ako nagluluto. Monday, Tuesday. So, 4 days. 4 days na lutuan na lang. Pero yun, kung mag-grocery man, mga milk, ganun, tinapay, or ano pang kaibang kailangan. Pero sa ulam, hindi ako nag-grocery lately. And puro si Daddy yung lumalabas. Anyway, so yan, i-marinate ko muna itetch. Uy, yung tinapay ko baka sunog na. And I'm gonna have brekkie. Okay. Gagabi guys, alam mo nung oras na naman ako inabot ng tulog. 3:35. Well, that was the time na I put down my phone. Pero, natulog ako, ay, nahiga ako ng alas 2 ng madaling araw. That's, nakatapos ako ng episode ng Motive kasi last season na ako ng Motive. Na yun yung series na pinapanood ko. Lumang series na siya. Ano to, natapos yung ano, yung episode, tapos last 2 na lang. Sabi ko, pag pinanood ko yung second to the last, for sure, gugustuhin ko nang tapusin at panoorin na rin yung last episode. So, sabi ko, hindi na, di, bukas ko na, bukas ko na panoorin yung next 2 episode. So, sabi ko, di na, in-exit ko na yung ano, Safari, tapos nag-Facebook ako. Tapos, nanood ako ng mga alam niyo yung mga video-video sa YouTube na ganyan. So, pag nakaganyan ka, di ba? Tapos, minsan tuloy-tuloy siya. Ayan, so, nagtuloy-tuloy yung panonood ko. Tapos, pag ganyan, di ba? Hindi ko makikita yung oras, eh. Ayan, pag-exit ko nito, nagulat ako. 3:35 na, best. Walang bahid ng anto. Sunod-sunod yung panonood ko nung episode, meron halo-halo mga audition. Most na napanood ko kasi mga audition ng mga Pilipino sa iba-ibang contest, sa iba-ibang like Asia's Got Talent, UK's Got Talent, UK ba, Britain's Got Talent, X Factor, The Voice, parang sunod-sunod, tapos umiiyak ako. Tama ko, after yung nakakanood ako ng mga ganun, audition ng mga Pinoy. Tapos sobrang ini-stand doon yung ovation nila. I feel so proud. Napapaiyak ako, hindi ko alam. Anyways, ayun, tapos mga halo-halong, ano din, mga 700 club na ano, na episodes. That, nung nasa Pinas ako noon, hindi ko alam kung may anak na ba ako or wala pa. Hindi, oo, may anak na kasi I think so, nandiyan na si Zeb noon. Nakakabi ko kumunod ng 700 Club kasi nakaka-inspire yung mga kwento. Kaya yun, wala lang. So yung mga pinanood ko kagabi.
Anyway, alis si Daddy na well. Na-marinate ko na yung tuna. And baka maaga kami mag-start ni Jack ngayon kasi prepared ako kagabi. Isa yun sa ano, inayos ko kagabi. Prepared ako sa lesson today. And yeah, kung ano man, extra time. Either mag-playground sa labas or dito lang. Dito ako sa sala. So yeah, good morning again! Okay, we're ready for our lesson. Napaka-simple pala. Ang simple lang ngayon, I feel like for an adult, feeling ko simple lang po. We will see. So the huge alphabets and numbers, and then ito yung ating critical thinking today, Wednesday. So yan, matching two-part puzzles or matching animal heads. So I'm not sure kung this is overwhelming ba kay Zeb, kay Zach, kasi parang super dami, but we'll find out. And then big bug log book. Yeah, all right, let's start. Inakatulog na naman po ang bata. So, yeah. Later siguro. You walk. To ride the bike. Mag-iiyak na naman si Zed yun. Hello! Sakto lang yung gising niya sa pagsundo namin. Hindi pa kami nakastatic. Ewan ko kung magagawa pa namin mamaya. Since, maganda si Kuya. Gusto niya siya gagawa nung ano na yung pin-repair ko. Anyways, yeah, so doon na kami. I'm not gonna bring na camera. We're home. And kanina, sobrang feel na feel ko. Ang aga pa, di ba? Sayagan na yung pang time and all. Hindi man lang ako nagsaing. Kasi nung nakita ko nakatulog si Zach, edi yun, nahiga rin ako. Napa-youth and napa-Facebook. So, hindi man lang ako napagsaing. Hindi man lang ako napag-start mag-tito. Hey. Okay, so ano kung siya magkakain? I don't know. May tatanong nga pala ako, guys, sa inyo. Kung familiar kayo dun sa travel online na Facebook page. Actually, matagal ko na yung nakikita. Matagal ko na yung nilike. Tsaka marami ako. Parang 87 or 80. Kasi nung inakita akong dalawang pangalan and 87 parang of your friends like this. So, madami akong friends na nakalike dun sa travel online. Travel Online Philippines, may pangalan ng ano nila? Okay, Travel Online lang. Facebook page. Tapos, most of the time, nagla-live sila doon ng view ng Boracay. Tapos, ni kanina, dati ko pa siya nila-live, pero parang dinedetmo ko lang kasi na naman, hindi naman makakapunta or what. Pero kanina, nakita ko nag-live, so tinignan ko yung Boracay Beach. Hindi matao kasi ano na ba ngayon? Main, magpapasokan na, dun na pala. Hindi matao. Well, nung time na ano, at saka dun sa view ng camera na yun, hindi matao. Tapos, natitempo ako. Gusto ko mag-sabi ko, yayain ko kaya si Daddy. Tapos, meron sila dong ano, promotion. 6,498 or 6,500 per person. All in. 3 days, 2 nights. So, kasama na yung airfare, accommodation, tapos, breakfast. Tapos, parang, basta may mga additional pa na mayroong palibre sa Jonas Shake, mayroong palibre dinner sa ganitong rest, sa ganitong hotel, ganun, or restaurant. Basta, ano, promo, 6,500 per person, all in. Parang, ang gagastos mo na lang doon is, konting pagkain, mga, kasi may breakfast, tapos may isa doon may lunch, tapos yung isa doon may parang may dinner din, ganyan. Konti sa pagkain, tsaka syempre, yung leisure, inom-inom, or kung gusto mag-activities. Tapos, parang natetempt ako. Secret lang natin to, ha? Hindi naman kasi nanonood si Daddy ng vlog ko, hindi niya alam kung magsasabihin ko man, hindi niya malalaman, at unless may magsabi sa inyo, char. So, ano, wait lang, inom na ako. So yun, sabi ko, what if mag-ano kami ni Daddy, no? Kaming dalawa lang. Doon sa pag-uwi namin ng Pinas. Siyempre, mga siguro,
hindi sa first week kasi kailangan mo ng ano yung magiging yaya nila Zep doon, 'di ba? Is yung yaya pa rin naman nila dati. So syempre kailangan lang nilang magkakilanlan ulit. Siguro after few days lang ano na sila, vibes na sila ulit ni Cell. So ano, hergo. Siguro dun sa second week namin, maybe, ang uwi ko tignan, pwede kami umalis dun. 3 days, 2 nights lang naman. Tapos sabi ko, ano na din yun, perfect chance na ma-win si Zach. Yung sa pagdede. So, kung wala kami, wala siyang choice, di ba? Ano, dede siya ng sabote. So, iisip ko, parang perfect chance na lang na hitting 2 birds with 1 stone chart. Nakapag ano na kami, vacation na kami, tapos mawi-win pa. So, ayun. Iniisip ko, kahit paano, may naipon na akong YouTube sweldo. parang balak sabihin ko kay daddy na parang Father's Day treat ko sa kanya. Kung papayag siya. Kasi, see you naman. Siyempre, hindi ko ipagkakaila na, diba? Aside from parang father's gift ko sa kanya, it's more on din sa akin. Diba? I think we deserve a break. Kahit two nights lang na, you know, yung mga 3 days, 2 nights na yan, actually, parang 1 full day ka lang naman talagang nasa Boracay. Kasi yung first day mo, babiyahe ka. Unless na lang yung biyahe mo talagang madaling araw ka nandun. I doubt na may flight na gano'n siya. Ayoko din bumiyahe sa dagat kasi di ba sa ferry ka, babiyahe ka sa dagat na madaling araw. I don't want. So, technically, yung first day mo is half day na lang siguro or 3/4 of the day na lang. Kung umaga yung flight, as in yung mga 10 o'clock, 9 o'clock, yan. Okay, yan. Tapos, 1 full day, tapos kinabukasan, uwi ka na ulit. Parang gano'n lang yun, di ba? Pero kung iniisip ko rin kung ako, pag nandun na kami, yung 3 days, 2 nights, parang matagal na rin yung kasi mamimiss ko yung dalawa. Pero parang enough time na yon for parents. Kasi dati, nung pumupunta kami doon, ako kasi nag-start ako 2002. Nagpunta ako ng Boracay. Kasama yung first boyfriend ko noon, tsaka ate ko. So, at tanda ko pa yun, August 2002. Yun yung first time namin. Tatlo kami, lahat kami first time namin Boracay. Tapos, ever since 2002 hanggang 2007, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yan, 6 years. Every year nagpupunta ako. So, 2002, 2003, may boyfriend pa ako. Noong 2004, meron pa. 2005 yata, nung wala na akong boyfriend, nagpunta pa rin ako mag-isa. Pero, naminit ako doon. Parang nagsakto yung barkada ko, may event. So, naminit ko siya doon. Pero, technically, dapat kung hindi nag-timing na ano, parang ako lang. Alam mo yun, parang gusto kong i-maintain sana yung streak ko noon last time na every year pumunta ng Boracay. Tapos 2006, yun kami na ni Vince. 2005 kami naging ni Vince. Tapos 2006, yung first namin na punta. 2006 nga ba? Oo, 2006 yung first namin punta. Tapos, yun, dire-dire-dire, 6, 7, 8. Ay, hanggang 2008 pala kasi 2009 ako na Singapore. So, noong 2009 kasi, ang parang ginawa kasi dami namin ni Vince noon, either pag birthday namin or, kasi birthday namin ni Vince magkasunod, either pag birthday namin or anniversary, kami nagbo-Boracay. So, 2006, 7, 8, 3 years. Tapos 2009, nung anniversary namin kasi nag-Hong Kong kami noon. So, nag-skip. Tapos, after a month, nagpunta na ako. Ay, after 2 months, nagpunta na ako dito sa Singapore. So, yun. Since 2008, ang dami-dami na nagbago sa Boracay. Hindi na ako nakapunta. Nakaka-miss na. Pero yun. Ay, nagbasa ko na to ah. Ayun. So, yun yung parang gusto kong i-ano. Pero although hindi siya surprise, kasi syempre ko kung
ano ko pa rin kay Daddy. Kung gusto niya ba. Kung okay lang ba sa kanya. Well, how does he feel like leaving the kids? Kasi kung iwan naman namin, andun naman sila sa bahay ng parents ko. Yung dalawang bata, tsaka yung yaya. So, ayun. Na-excite ako, pero ayokong todo ma-excite kasi makaayaw naman ni Daddy. Kahit ilibre ko pa siya. Yes! Yaman! Thank you sa aking YouTube sweldo kahit pa paano. Kasi pinaiipon niyo sa akin ni Daddy. Dati kasi, parang yung first sweldo ko yata, winidraw ko. Tapos yung mga sumunod-sunod na sabi niya, ano yun, itabi mo na yan, ipunin mo, ganyan-ganyan. So, kahit pa paano, may ipon ako pang burakay. Sana, kumaya siya. Yun, ang tatanong ko pala sa inyo, kung familiar kayo doon at kung meron na sa inyo nakatry noon. Kasi, parang ang mura. Although, hindi pa ako nagtry mag-DIY. Kasi, parang iniisip ko yung posible eh, na may 6.5 na all-in. Parang ano yun? Sa airfare pa lang, good luck na, di ba? So, wala lang. Kung meron na ka-experience sa inyo noon, travel online, or reputable na travel agency na mare-recommend nyo, let me know guys. Hit me up, yes. So, ayun. Okay, naliligo na ako. Nano na, best. Nakagising lang namin. It's almost 6 o'clock, guys. Si Zach, ang matagal natulog kasi. Kasi diba nag-nap siya kanina? So, natulog siya past 3 na. Gigive up na nga sana ako. Akala ko din na siya matutulog. So, sana maglalesson. Pero ako yung tinatama. Sabi ko, gusto ko matulog. So, ayun, napatulog ko naman. Past 3 na. Tapos yun. Tapos nung nagising sila, ayoko pa nga bumangon. Antok pa ako. Hindi ko na. Ayan. Alas 6 na. Good luck sa ay mamayang gabi. Iniisip kong lumabas pag-urin. Pero, ang tirik ng araw. Alas 6 na. Anyways. Ay, hindi ko pala na ano. May message po kasi yung travel online. Nag-inquire ako kung ano yung mga hotel na papipilian dun sa amount na 6.5 tsaka anong airline. Tapos sabi, hiningi yung email address. Meron daw mag-email sa akin. Kanina ko pa, chinek ko kanina ba ako natulog ko pa. Di-check ko ngayon kung nag-reply na. Okay. Na-excite ako sa idea na yon, pero ayokong magpaka-excite too much kasi makamamaya hindi naman matuloy. So anyway. Nag-reply na pala guys yung ano. Hindi ko bet kasi. Yung what do you expect din naman for 6.5 na may kasama ng flight. Ano siya? Dormitory. Tapos fan room lang. Siyempre gusto ko naman komportable, aircon and all. So, anything higher than 6.5, I may not be able to afford it anymore. So, ayun. Kaya sabi ko na yun, ayun, magpa-excite kasi baka may... Unless, mag-i-propose ko kay Daddy na dagdagan niya na lang. We'll see. Anyway, maluwag na kami pala dito kasi tignan niyo. Jajan! Tinanggal na yung tent kasi nakaka, ano na... na uubos ang pasensya ko kasi nga yung the way nila laruin yung tent, naku, masasaktan at masasaktan. So, sabi ko, ano na, sinupina ni Daddy. Dapat binenta ko na yun noon pa eh. So, ayun. Anyway, 6:30 na. So, kain na kami mayroon. So, we're done eating. Yung dalawa. So, I'll just let them play for a while. Hi! Most of the time, reverse psychology works talaga. Lalo na with Zeb. Sabi ko, nung kakain na kami, sabi ko, okay, let's eat fish and rice. Sabi niya, I don't want to eat. Okay, only Zach and Mommy will eat. So, hindi ko siya hinandaan ng plato niya and all. So, nung kumakain na kami, pasubo naman ang pasubo. So, hanggang sa nakarami siya nakain. Wait. Zeb, don't open the door! Tapos, sabi niya, ayaw niya mo. Eh, sabi ko kasi, after this, it's bath time. I mean, I don't want to take a bath.
I go, okay, only Zach will take a bath. I want to take a bath. Alam mo na. Minsan talaga kailangan mo na lang ano eh. Sang ayunan yung gusto niya. Tapos siya mismo yung sasalungan sa sarili niya. Anyways. Ay, pabayaan mo na natin sila maglaro. And, si daddy pa uwi na. And bad trip na kakainis. Kasi pasok siya ng Sabado. One ng tanghali. One ng hapon hanggang 7. Wala na. And yun na yung last weekend namin eh dito. Tapos, wala. So, hindi na kami makakala. Sunday, pwede. Pero, parang I doubt na lalabas mo yun si daddy. Knowing how, you know, daddy is. Gusto lang niya magpapahinga. So, yun lang. Anyways. Okay, fresh again. Grabe, talagang hindi pwedeng once a day ang ligo. Kailangan dalawa. Siguro pag sa Pinas, 3 times a day pa ako. Anyways, kakalabas lang nila dali ng grocery. It's already 9:10. And, yun. Hindi pa ako gumigive up dun sa idea na naisip ko kanina about Boracay, pero I don't want to get my hopes high. But yeah, tatry ko mag-DIY, pero I doubt it na mas mura. Yung ako mag-book ng flight, ako mag-book ng accommodation, and all. Pero parang imposible. Unless nga magparang dormitory style kami. Pero just ko naman, syempre, di ba? Gusto mo naman yung, ano, sarili niyo yung place. Anyways, sana matuloy. And tomorrow ay, ano, last day ni Teacher Rose kasi 'di ba pag Friday iba yung teacher nila, so nagsabi siya kanina na bukas daw magpo-party sila. Sabi niya, "No need to bring food." Ganyan. Okay, siya daw magdadala. Okay, ay, ikaw nakaisip eh. Aray ko. Sabi ko na kay Daddy bilan niya ng chocolate like yung Ferrero Rocher na yung naka ilan ba yun? 2 4 6 8 yung 16 ano, 16 na nakapack. Parang ano na lang, thank you gift. Hindi ko alam eh kung paano, napapalad ko lang yung kay April. Yung mahiling magbigay ng mga token sa teacher. Kasi nung nag-aaral naman kami, hindi naman ganun yung mama ko. So, parang wala lang, sabi ko lang for the sake na ano, since, wala lang. Thank you, wala lang, parang thank you token. Pero 2 weeks lang naman silang hindi makikita. Ay, kailangan ko na palang i-heads up si teacher na mag-absent si Zeb ng 1 day. Kasi yung uwi namin, yun yung first day ng school nila, yung ma-absent si Zeb. Anywho, ayun. I'm gonna end the vlog. I'll see you tomorrow. Later on, yun ang asikasuhin ko mamayang gabi yung paghahanap ng ano, ng pwedeng magawa sa budget na meron ako. And yeah, good luck to me. Anyway, good night, guys. We'll see you tomorrow. Thanks for watching. Say bye-bye, Zach. 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 Uy. Ano na? Say bye. Ay, nanak mo. Say bye. Say bye. Night-night. Night-night. Okay. See you tomorrow, guys.